schedule ko ngayon, I have classes every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Yung Saturdays ko, full day yon, and then I have internship din na 8 hours per day. Hindi ko alam kung paano ko siya i-complete considering na meron din akong full-time work. Alam niyo, sa totoo lang ha, very challenging yung work from home setup sa akin. Unlike na nasa corporate ako na ang daling maging productive kasi dito sa bahay, ang dami distractions. May kama, may ref, may bigla ka makikita ang kailangan mong linisin. Naapektuhan talaga yung productivity ko and even my work ethic. Unlike sa office, anong gagawin ko sa office? Hindi naman ako pwede pumunta sa ref, hindi naman pwede ako mag-vacuum doon pag may nakita akong dumi. So, talagang focus ako sa work. Having said that, I'm actually considering renting another unit solely for office and school use. Kailangan ko lang mag-run ng budget para makita ko kung okay siya sa cash flows. Hindi ko naman kailangan i-furnish pa siya. Ang kailangan ko lang is magpa-install ng internet para makapag-online classes ako doon. And ngayon naman, yung Converge, meron na silang prepaid fiber internet. I mentioned this sa previous vlog ko din. It's surf to sawa. So may installation fee lang siya of 1,000 pesos. And then for 700 pesos, naka-on the internet ka na for 30 days. Up to 25 Mbps speed yun, if I'm not mistaken. Kaya ko na rin mag-upload ng mga videos yun. And kung only internet naman siya, o diba? Hindi ko na kailangan masyadong problemahin. Lalagay ko na lang yung link sa description box so you can check the details. Pagdating sa mga condos, medyo limited yung slots for fiber internet. So, kailangan mo munang i-check with a service provider before you sign up. Actually, chin-check din naman nila. Sasabihan ka nila kung pwede yung area mo. Coffee tayo. Medyo mapait lang to. Pait. Alam nyo, as someone who stays at home 90% of the time, na-amaze ako sa ibang mga tao because they get to live such an interesting life. So, nakakapag-travel sila on a normal day, lalabas sila, magsha-shopping sila, mag-meet up sila with friends. Pag iniisip ko, ano ba ginagawa ko sa normal day? Naglalaba ako, nagpapainit ng food, naglilinis, nagwo-work sa computer. Siguro yung highlight na ng araw ko is magpapamani-pedi ako in between. Na by the way, nagpamani-pedi ako yesterday. Sobrang normal ng life ko. Kaya sa mga nagre-request ng mga weekly vlog, life update, guys, as much as I'd want to create content on what I do on a normal day, hindi lang siya ganun ka-interesting talaga. Like, ang daming ginagawa, but most of them are back-end work na I don't think may enjoy niyong panoorin. Ang dami kong binili na oat milk. Chocolate oat milk to be specific kasi ito yung na-enjoy kong inumin recently. The brand I usually get is Oatly, but I saw this brand sa ilang cafe sa Siargao and I said, ah, mukhang interesting. So sabi ko, I'll give it a try. Ang favorite kong type of milk is the usual dairy milk. Yun yung pinakamasarap for me. But I'm lactose intolerant. Alam niyo, may kwento nga ako eh. Nung nagbohol ako last year, before my flight, nilibre ko yung mga kasama ko ng ice cream. So nag-ice cream kami. Oh my gosh, the whole plane to Manila. Tapos yung Grab ride from Naiya to my condo. Sobrang pinipigilan ko lang yung chan ko. As in, sabi ko, hindi ko kaya mag-CR sa public. But ang best alternative for me in terms of taste ha, is oat milk. I like oat milk more than almond milk. Masyado kasing watery yung almond milk for me. I'll let you know if I like this. Ito usually yung binibili ko, pero ubos na siya. So, dapat tanggalin ko na siya dyan. By the way, I upgraded my camera. This is the Sony ZV-1 Mark II. Ito yung wide-angle version na ng ZV-1, pero parang hindi siya as wide as my Canon lens. But in terms of quality sa screen, feeling ko maganda siya. I like that it has a built-in mic. Hindi ko na kailangan ng external na nakamount. Tapos, it's a compact camera. Hindi siya mirrorless. Yun lang, hindi napabiltan yung lens niya. But, yun naman yung purpose ng compact camera para madali siyang bitbitin at gamitin. And, it's easier to set up. Actually, yun yung reason ko ba't ko ito binili. Let me know if you like the quality of this in terms of the video and the audio.
I gifted myself this Sony headphones. Ginift ko siya sa sarili ko for finally deciding to go back to school. In fairness, sobrang effective niya ha. I mean, I have my Realme Buds T100, which is useful naman, lalo na pag lumalabas ako. Pero, iba yung concentration. Pag buong tenga mo, nakakover. As in, wala ka talaga naririnig na ibang bagay. So, ganyan lang siya. And then, meron ako pinapatugtog na playlist. Ang lakas yung maka-improve ng productivity. Although, tinake out yung iba niyang album sa Apple Music. So, you can check siguro YouTube. May mga playlist siya doon. But that's what I'm gonna do now. Para makapag-deep work ako. Let's go. So, ito yung playlist na pinapatugtog ko madalas. Onyul. Instrumental lang siya. But I don't think available siya sa Spotify. Saan kita mga instrumentals? Ah, diba? May naka-notice nito sa Instagram stories ko, I think. May nagtanong, saan ko sinasabit yung mga bags ko? Nakikita niyo yan? Naka-mount sa door? Ito yung mga pinaka-gamit kong bag. This one, tsaka this one, and this one. This is from COS. Para siyang yung Uniqlo na dumpling bag. Ang nice lang siyang kapal nung strap. Anyway, dito madalas nakasabit yung mga ginagamit kong bag. Yung mga occasional ko lang ginagamit, nakatago siya dun sa drawer ko. It's an awful house, and I wanted to get you out. I'm working on a plan right now. Meron palang button sa camera na isang pindot lang, magsuslow-mo yung speed. Ang problem, wala siyang audio. So, voice over ko na lang. Yung meal ko, in case may magtatanong, I order it from Ready Heat Go. Nagpe-place ako ng order every Wednesday for Sunday na delivery. Tapos sabay-sabay na silang ida-deliver, frozen na ulam sila. Ang ginagawa ko, nire-reheat ko na lang sila Monday to Friday. Itong kinakain ko, solo to ha, hindi pa to yung family. Good for it, dalawang kainan ko na to. And this one costs 180 to 200 pesos, depende sa ulam. Don't mind the messy background kasi may mga inundod yung boyfriend ko dahil nagpaayos siya ng car. Tatanggalin niya yung mga gamit na yan later on. But sa mga nag-iisip kung bibili kayo ng Kindle or hindi, let this be your sign. I-go nyo na yan. Alam niyo, ang tagal kong nag-isipan to, nag-contemplate ako siguro for mga 3 years every sale. Sana noon ko pa siya binili kasi as I've mentioned before, hindi ako mahilig sa mga physical books kasi nahihirapan ako magbasa, masyado maliit yung font, narrow ng spacing, yung margins, magkabilang dulot, left, right, yung pages, nahihilo talaga ako magbasa. I tried Kindle sa phone and tablet, also masakit sa mata kasi maliwanag masyado even if you adjust the settings. When I got the Kindle, let me tell you, it's a game changer. I think I got this 2 months ago and I've read mga 8 books at least. Considering na slow reader ako ha, yung feature niya na pwede mong i-adjust yung margins, tapos ang bilis lang mag-scroll ng mata mo, improves reading speed. Actually, sobrang na-improve yung overall reading experience ko because of this small device, like Kindle. This is a Kindle Paperwhite, yung latest edition. If you're gonna buy, you don't need to get the 16 gig or higher storage. Parang 2,000 ata yung add-on cost nun. Kasi yung 8 gig, it's enough to store 1,000 to 2,000 books na. So unless kaya mo magbasa ng ganung kabilis at kailangan mo i-store lahat ng books sa Kindle mo, you don't need the higher capacity. Like, save your money, just go with the base variant. Tapos, kuha na lang kayo ng case. Like this one, para pag nagbabasa kayo, ayan, naka-secure in place yung kamay nyo. Hindi siya malalaglag. Anyway, ililink ko na lang kung saan ko ito nakuha. But yeah, just sharing kasi Kindle made me appreciate reading books more.